travel light? I cannot do that. Feeling ko, gamit na lang buong barangay ang dala ko sa maletang ito. Imagine niyo na lang po kung isang buwan kami magta-travel o pupunta sa isang lugar, ang daming dala-dala ko. On the way to the airport at 3 a.m. in the morning, inagahan namin kasi maraming pabiyahe for sure uuwi sa kanilang probinsya, especially December ngayon. At thank you sa aking sister at brother-in-law na tumulong para sa aming service going to the airport para maaga kami makapunta ng walang hassle at wala nang iisipin pa. Since this is the first time na we will be traveling to Bicol via airplane, kaya medyo excited, especially for my kids kasi first airplane ride nila ito. Yes, you heard me right. First airplane ride ito ng aming Tres Marias. And first time na hindi namin kasama ang aming junior, ang aming sasakyan. Kasi nga hindi na siya pwedeng pang long drive. Okay. Here we are, approaching na ng drop-off area sa NAIA. Thank you din kay Kuya Pete na nagatid sa amin sa airport. Ang aga ni Kuya Pete talaga. 2 o'clock pa lang ata, nandiyan na siya para sunduin kami para yatid dito sa airport. Perfect! Talagang inagahan namin kasi maraming bibiyay at December ngayon. Check na tayo. Baggage drop lang tayo. Bakit ako muna kung bukas na yung ano? Wait lang. Let's go na. OMG! Ang habe ng pila, mga padaba. Super haba talaga ng pila na ito. Imagine mo na lang kung eksaktong oras kami dumating. Ewan ko na lang, baka naiwan kami ng eroplano. Uh-oh! Hello, Dad. Halika na, Yay. Dali. Ha? Sige nga, ayan yung baby. Aruli, bear, ulit. We're here at the bag drop area para sa aming pangmalakasang maleta. Imagine niyo na lang po kung 1 month nga talaga kami magta-travel. Ito nga, 6 days lang. What? Ko, ang dami-daming dala. Imagine mo po kung isang buwan kami pupunta ng Bicol at mag-iistay ng Bicol, ilang maleta kaya ang dala-dala namin. Sa portion na to, dito ako nasita ni ate na bawal daw mag-video. So talaga naman, dali-dali kong shinot off yung aking cellphone at yung camera. Excited yun! O diba, pababay-babay pa ang aking bunso. Ito yung bus na maghahatid sa amin doon sa eroplano. Ito mga anak ko, for sure, excited din ito. Parang yung nanay lang naman, excited na excited. Yes, I'm excited to go home in Bicol. Have a great time! Dahil first time sasakay ng airplane, itong bunso ko talagang super ang tingin dito sa labas. Tinitingnan niya talaga itong eroplano na to habang dumadaan yung bus namin papunta doon sa designated plane ng Cebu Pacific papuntang Daraga. Awesome! Dahil first timer ni Ate Amber at ni Ate Arian sa airplano, kaya si Daddy ang katabi. And ako naman katabi ko, itong aking bunso. Why you been there? Tada! Bulogs ang katabi ko. Imagine, nag-iintay pa lang kami kasi delayed kami ng 30 minutes. Tulog na ang aking bunso. Dahil siguro sa first time niya sumakay, kaya itinulog niya lang yung kaba niya. Unlike dito sa nanay, parang hindi rin mapalagay. Ayan, talaga naman, kinakabahan ako. Hindi niya alam. Alam niyo po ba na claustrophobic ako? Kaya super talaga ang kaba ko, bebe. Ayan, pati kilikilo ko pinagpawisan kong bonggang-bongga. Basang-basa ang kilikili ko dito, mga kaba, sa sobrang kaba. May naalala tuloy ako noong 2013, papunta kami Thailand ni Daddy.
sa sobrang kabakuday, natagpunan ko ng iced tea yung katabi ko. Kaya naman talagang sobrang galit na galit kasi basang-basay talaga yung upuan. Sinabihan ako, what you do? My seat is wet. Diyos ko, talaga naman. Yung araw na yun, parang gusto ko na lang lamunin ako ng lupa sa lakas ng boses ni kuya. Ayan, parang tatalaga ako kasi talaga naman claustrophobic nga po ako. Kanina po, nabanggit ko na first airplane ride ito ng mga aking Tres Marias. Kasi nga po, pag umuwi kami ng Bicol, ang dala namin ay si Junior yung aming car. Ngayon, hindi na namin siya mag-long drive kasi nga nasira siya noon at pinaayos. Eh, talaga naman, hindi na pwedeng i-long drive ng pangmalakasan papuntang Bicol. At syempre noon, hindi kami makapag airplane kasi maharla ang ticket at aeroplano, bebe. Kaya talagang no choice. Nagtiyaga kami kay Junior umuwi kahit long drive. Diyos ko, pag nag-long drive ka, inaabot ng ilang oras, 14 hours. Samantalang pag aeroplano ka, isang oras lang. Talaga naman, na pag mag-south road kami, inaabot talaga ng 14 hours. Why? Because sa trip to the loo sa aming mga Jollibee. Ayan, sa Jollibee nagwiwiwi. And, at talaga naman, dahan-dahan mag-drive sa Pan Pacific Highway. Kasi nga, matanda na ang amin si Junior. Hindi na pwede sa mga mabilisang drive at mabilis na pag-drive dyan sa Pan Pacific Highway. For sure, itong aking dalawang dalagindig ay kabado. Same lang ng kabado ng nanay nila. And, here we are. We're ready to take off. Si Ate Amber, busy-busy mag-video. Si Ate Arian naman, napakatahimik. Alam ko kinakabahan itong panganay ko. Itong asawa ko, excited din siya pumunta ng Bicol. Yes! At syempre, ang aking katabi, ayan, nasa dreamland na siya. At talaga naman nag-i-enjoy sa kanyang tulog. This is their first airplane ride. Sabi ko yung kanina, talaga naman excited ako. Bilang nanay, excited ako. Pero talaga naman ito si Ate Arian talaga. E nahihirapan talaga siya mag-airplane ride kasi gawa nga ng kanyang ears. Since bata talaga, kahit naman anong gusto naming mag-airplane talaga pauwi ng Bicol, kasi nga talaga naman, compared mo sa 14 hours long drive kaysa naman sa airplane lang na 1 hour, talagang mas pipiliin na namin yung airplane. Pero dahil nga nag-warning yung kanyang ENT nung bata siya na talagang sinabihan niya kami na hindi pwede mag-airplane si ate kahit nga yung earphones bawal si Ate Arian gumamit. Especially talaga gamit ang earphones kasi nga yung malalakas na music bawal sa kanyang tenga. And tiningnan muna namin kung talagang kaya niya na. And since mag-80 na siya, talagang need na rin namin talagang mag-try kung pwede siyang mag-airplane ride na. Especially, we're planning to go out of the country in 2 years siguro. Aha! Ito muna, mga testing ground namin tong papunta ng Bicol. Kasi 1 hour lang. Titingnan namin kung okay ang effect sa kanyang ears. Absolutely perfect! Napadaba? Please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated. At talaga naman marami akong susunod na mga vlogs dito sa aming Bicol Travel. Okay? Diyos mabalos! Bye! Ingat! Together we are making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying.